Good morning sa lahat ng aking viewers and followers. Medyo ang dating nito is anti-Marcos, pro makabansa, ano? Kasi may na-research ako na talagang ang dating ng ating Pangulo, mahina. Yun yung nakakalungkot eh. Mahina ang dating ng ating Pangulo. Sa kanyang lahat ng mga statement, parang hindi kapanipaniwala. Parang walang dating talaga. Parang hindi nakakatindig balahibo. Kayo mga viewers ko, please respond on this matter. Na sa akin pakiwari ha, para lang ma-confirm ko kung ako lang ang nag-iisip ng ganito. Pero yung dapat yung magsasalita dito, yung neutral mind and pro-Marcos. Yung pro-Marcos na makabayan, hindi yung pro-Marcos politician. Kahit mali na yung kanyang hinahangaan, sinusuportahan, tama pa rin. Ayaw ko nang ganun. Dahil ako sabi ko nga, Marcos ako talaga. Diehard akong Marcos. Nasasaktan ako kung mayroong buwang bati ko sa kanya. Pero pag liitin mo naman, eh wala tayong magagawa. Totoo eh. Pero ang gusto ko lang kasi sa ating Pangulo, na tuwang-tuwa tayo dun sa campaign period, na talagang totoo siya. Humahanga ako sa mga salita niya. Kaya lang ang problema, hanggang ngayon, salita pa rin. Magto 2 years na eh. Wala tayong nararamdaman. Yung mga research ako ngayon, nakaka-discourage yung mga na-research ko ngayon. Although sabihin natin, na karamihan ngayon is anti-Marcos. Pero pag-aralan natin, kung yung anti-Marcos is talagang galit lang sa Marcos. Pero kung lihitin mo naman, eh wala tayong magagawa. Kasi ang bansa natin, ang mahal natin, hindi yung namumuno. Kung ang namumuno ay hindi mapagkatiwalaan, ay alisin natin ang ating pagsusuporta. Or bakos ginigising natin ang ating idolong pangulo. Hindi yung oo lang tayo ng oo. So ang mahal natin, politician, hindi ang ating bayan. Ay, good morning sa lahat ng viewers ko, ano, sa lahat mga nagsusuporta sa akin. Good morning, General Pilisado Simo, sir. Maraming salamat sa iyong mga tulong o suporta sa ating bayan. Ano? Sa lahat ng mga nagbibigay information rin sa akin, salamat. Ano? General Survivor, sir, good morning. Palagi ko susubaybay yung mga vlogs mo, ano? Ang kay General Survivor kasi, yung kabiguan niya ay nailalabas niya. Oh, katulad nito, kabiguan namin noong April 9, ulitin natin ulit. Nandoon kami para pamunuan kayo. Oh, hindi lang pamunuan. I-assist kayo sa gusto ninyo mangyari. Kasi kayo ang person ng bayan. Nandoon kami para i-assist kayo na walang magiging problemang trouble o sakitan. Kaya nandoon kami, Ninja ng Survivor at saka ng other MUP and other civilian. Pero yung mga nagpo-post sa amin, hindi namin nakikita eh. Wala silang pinadalang tao. Nauna. Isa vlogs lang pala yung nauna eh. Pag nagsalita tayo, dapat suporta ng physical support. Hindi yung puro na natin sa Facebook salita. Kami Facebook kami. Pero
inaaktual namin kung kinakailang physical. Mayroon nagsabi sa akin, "Sir, may rally doon sa ganito, puntahan mo." Mali yun eh, mali. Bakit ka mo mali? Pupunta ako, mag-isa lang ako doon. Ay di walang impact rin, di ba? Siguro pag pumunta ako doon, may dala ko 10,000, may impact. Pero kung ako mag-isa, mas maganda na lang dito ako sa Facebook. Para maghikayat ako na pumunta kayo doon. At least sigurado ako na kahit papaano may pupunta doon sa panawagan ko. Kaya minsan, yung mga followers natin o yung mga gustong mag-baguhin ang ating gobyerno, hindi lang puro vlog tayo. Ha? Katulad nito, ilang vloggers ang anti-Marcos. Pero, isa lang ang pumuntang vloggers doon. Except kami ni General Survivor. Ha? Isa lang. Si Luke. Eh, si Luke hindi naman anti-Marcos. Neutral siya. Nandun siya. Anasan yung ibang vloggers? Nagalit na galit kay Marcos. I'm sorry ah, kung ang vloggers ay binibira ko dito or pinagsasabihan ko kayo. Eh, hindi naman tayong gumagawa eh. If you are the vlogger na nanawagan ka kay Marcos, gumawa ka na ng effort mo na makasuporta ka in physical. Or we are after for the viewers, for the ads in income. So no question ako diyan kasi siguro anak buhay niyo. Pero sabi ko nga sa inyo, even single of centavo, wala pa ako natatanggap since 2021. Wala akong natatanggap pa. Dahil hindi ako nagsumikap para magkapera. Marami na nagsasabi sa akin. Ang dami ko ng ads na nakikita. Paano na mapapasok? Hindi ko naman ginagawa ng paraan. Ha? Siguro kung iniipon-ipon nyo, malaki-laking pera na yun. So, kahapon, April 9, umatin ang ating Pangulo sa PNPA graduation. Masakit para sa akin, marinig. Pero wala tayong magawa, totoo eh. O totoo yung print media or mali yung print media, ginawa lang ng kwento. Babasahin natin. Ano? Babasahin natin para in evidence na talagang mayroon akong basihan na na nakakatawa at nakakaawa ang ating Pangulo. Ito oh. Basahin natin para maintindihan. Ayan, oh. Okay. April 19. Oh. Medyo naglak. Na sinasabi dito na nung tinawag na pangalan ng Pangulo sa magsasalita na siya sa Silang Cavite sa PNP. Ang nakalagay crowd sum 2,000 was there. When Bongbong and Sara arrived, the crowd started shouting, "Sara, Sara, Sara." There were no sounds for Bongbong Marcos. Di ba sakit nun? Ha? Puro Sara, walang Bongbong. Diyos ko. Okay. When Bongbong reached the podium, one of his security officer started shouting, "BBM, BBM." Nako eh. Sip. Yung security officer. Wala sumunod eh. Ha?
Yun ang hirap talaga. Okay. After delivering his speech, Bongbong left the happening. Perhaps he got the message and confirms the reports I've been receiving from some provinces that people are unhappy. Nako. So, shortcut mo na lang na yung mga ayuda na dapat i-deliver na promises sa mga far-flung area ay hindi nakarating. Totoo naman yan because of First Lady. Ano? So, sa ngayon, mayroon namang ipinarating dito na ang ating Pangulo nagpadala na naman ng delegation pamunta sa US asking for President Biden for the support kasi daw kinukulang na ng pera ang ating Pangulo sa kanyang mga biyahe. Ano? Ito. Kaya naglalabi na ngayon sa US for financial support. So, ibig sabihin, binibinta na talaga tayo. Ano? So, ito yun, no? Pagbinasa ko kasi, pero ang tinutukoy dito, yung pagkakuha ni Bong Marcos sa kanya mga personal na lakad sa ibang bansa. Pero according to another source ko, nangangalap ng pundo ang ating Pangulo para sa ating bansa, para sa to create job. Ano? Pero iba naman yung ibang naman yung feedback ng ibang grupo. Nangangalap ng pera para sa kanya mga bisyo, mga lakad. Alin ba ang totoo dito? Pero ang point ko dito, ano? Yung pagsasalita niya, hindi ka panipaniwala, ano? Tingnan mo sa akin, no? Ang bigat yun, ang sakit nun. Nung magdatingan ng dalawa, yung Vice President at saka Presidente, walang Marcos na narinig. Kung hindi, puro sara-sara. So, ibig sabihin, tama yung observation ni General Survivor na dapat magsalita na si Vice Sara Duterte na manawagan, magkaisa na tayo para tumo sa ating isang decision, lalo na dito sa West Philippine Sea. Ano? Pero ang problema nga lang, si Vice Sara Duterte, ano, ay magkaibigan pa sila ni Juan ng ating Pangulo. Ang problema na naman, ito namang First Lady natin, ini-stamp niya. In public pa kayo, makita mo. Naka-smith. So, yun yung problema natin. Kaya nga sabi ko nga, kung titingnan ko lang sino ang katakot-takot sa dalawa, si Vice Sara at saka si Pangulong Marcos, eh dito ako kay Juan, Vice Sara Duterte. Ha? Dahil kapaniwala ang kanyang mga sinasabi at kaya niyang gawin, eh dito sa ating Pangulong, malamya ang dating. Katulad halimbawa, no? Ito yung pang halimbawa, yung nakuha nila 13 billion amount of drugs. Na batikos yan, ang dami ng batikos dyan.
nakakaya ngayon. Hindi pa nag-iisip yung mga nakapaligid kay Pangulong Marcos, may impact kaya ito sa gagawin natin? Eh yung Pilipino, nag-iisip eh. Nag-iisip. 13 billion pesos, darts, nag-iisa lang naman. Pero sa isang strategy, naniniwala ako doon na pwede yun. Kaya lang ha. May nakamotor, may nakaban, na nakasunod, nakabuntot. Ha? Na kung alam nila na lima lang yung nag-secure, nag-checkpoint, akata yung lima. Dahil high power yung makakabangga mo, biruin mo pera mo, 13 billion mawala. Diba? Ay, Jesus, katangahan yun talaga. Nadagdagan tuloy yung hindi kapanipaniwalang mga statement ng ating Pangulo. Sorry ha, dati inaangat ko. Pero ngayon, ang focus ko, focus ako sa ating Pangulo. Ano ba ang impact ng Pangulo sa taong bayan? Wala na siyang impact unless yung diehard pa rin kay Marcos na kahit mali na yung nakikita, ay tama pa rin ang ating Pangulo. Kaya dyan problema ng ating bansa, yung politika. Yung diehard supporter. Ako diehard supporter, pero mas diehard ako sa bayan. Bayan ang babantayan natin. Protektahan natin ang bayan natin. Ano? Para sa akin, before 30 at wala akong narinig na maganda para sa ating Pangulo, panahon na siya palitan. Ngayon, yung galit sa akin na panahon siya galit na palitan siya, idipensa nyo. Gumawa kayo ng vlog na ito ang nagawa ng ating Pangulo. Puro paninira lang ang ginagawa nyo. Ganun. Kung mahal mo ang iyong bayan. Pero kung mahal mo ang Pangulo, kahit mali, ayan ang hindi tayo magkakasundo niyan. Pero kung mayroon akong nakikita na may ginagawa ang ating Pangulo through evidence na matalagang kapanipaniwala, ay kakampi niyo ako. Pero sabi ko nga, mahal ko ang bayan ko. Kaya ako lumalabas dito, kaya ako nagbablog para ang kaisipan ng Pilipino ma-neutralize. Maging malawak ang kanilang pag-iisip. Now, magkaiba kasi ang pag-iisip ng middle class at upper class at lower class and education situation. Magkaiba ang upper at lower kasi maraming lower class na professional. Maraming upper class na hindi rin professional. So, pag-usapan natin dito sa yung pamumuhay. Ano? Yung sa pamumuhay. Marami sa atin ang hirap. At marami rin sa atin uneducated. So yung educated, hindi yan ang target ko sa vlog ko. Yung educated, yung matalino, na yung bira lang ng bira, comment na comment sa vlog ko ng mga basher. Why not you make your vlog to defend our president? At ako rin ang magko-comment sa iyo. But in accordance to situation. In accordance to the proper. Ang target ko dito, yung middle class down, yung
Middles up. Hindi ko na yung target kasi matatalino yan eh. May pera na yan. May sariling decision yan. Hindi mo, kahit anong gawin mo yan, hindi mo yan mabago ang isip. At may alam. Pero yung lower class, yun yung target ng aking channel. Ha? Yun ang target ko ng channel lang, makabayan and informative channel. Ano? Yun yung target ko. Now, kung matalino ka, ayaw, hindi na kita kailangan makinig sa akin. Kasi hindi ka naman maturuan eh. Dahil may sarili kang prinsipyo, may sarili kang panindigan. Diba? E paano yung walang ganong alam? Halimbawa, security. Maraming walang alam doon. So yun ang pinapaliwanag security-wise. Halimbawa, pumutok ang Wiz Filipinci. Kung hindi tayo magsasalita dito bilang isang may alam, kawawa yung ating kababayan dahil hindi nila alam. Ngayon, naramdaman natin because we are busy research and observe na mabigat na yung Wiz Filipinci. Pag tinignan mo ang mga mamamayang Pilipino, parang wala silang nararamdaman na in time from now, mabubura ang Pilipinas. Wala sa kanila yon. Paano halimbawa pumutok ngayon? Anong gagawin nila? Anong unang nilang unang gagawin? Ha? Mag-antay, tatanga-tanga lang? Hindi. Pag nakaramdam ka na, ang unang isecure mo, ang unang kailangan mo, foods, pagkain. Dahil pag pumutok na yan, yung mga grocery, sarado. Bakit sarado? Survival na nila yun eh. Hindi na nila ibibinta yun. Saan tayo bibili ngayon? Wala na. Ha? Kaya tayong mamamayang Pilipino, makiramdam tayo. Especially, yung mga bayan na possible target ng kalaban. Ha? Ano ba possible target ng kalaban? Una, military camps. Pagkatabi ka ng military camps, isecure mo na sarili mo, umalis ka na. Umalis na kayo. Huwag nyo nang hintayin na mabumba pa yung military camps. Lahat ng major camps sa Pilipinas, kung ang Chinese ay kalaban natin, nakaprogram na yung missile nila. Ha? Nakaprogram. Isang pindot lang yan. In within 30 minutes, full boost ang Pilipinas. Okay. Ano pa mga possible target nila? Ha? Possible military camps. Second, yung economic area natin. So, ano ba mga economic natin sa Luzon? Oh. Parting Northern Luzon, alam na natin. Yung Subic, yung Angeles, kasama yan. Lucena, Bicol, yung BGC niya, Manila, Ayala, burado yan. Cebu, Samar, Iloilo, maraming medyo camp sa Mindanao, ganun. Kasi sabi nga, naka-project na 25 targets sa ating bansa. Siguro, yung 25 targets, 25 missiles na nakatutok na dyan. Hindi lang 25, times 5 o times 10. Sunod-sunod, di ba? Nakikita nyo sa Iraq, what I mean, Iran at saka Israel, sunod-sunod yung labas ng mga missile. Gano'n na mangyayari yun. So yun ang target ko dito sa channel ngayon. It's because of Wiz Filipinci. Ano? Now, balik tayo sa ating Pangulo.
Dahil nga daw, dahil nga daw sa bisyo, nangangalap ng pera. Katatravel, katatravel sa ibang bansa. Ha? Yung ating Pangulo, yung unang first six month, nakita natin, nagsaya ang ating Pangulo kasama ang mga senador. Okay yun. Nag-enjoy. Pero dapat, mas priority mo ang national interest. Katulad mo, kasi katulad kay Erap. Ang nasilip kay Erap na medyo hindi maganda sa publiko, yung nagkakasino sa gitna ng dagat, yun ang isang bisyo ng ating Pangulong Erap. Kaya yun ang pinalaki ng isyo na para bang pumasok na lason kaisipan ng Pilipino. Tama nga na walang gagawin ang ating Pangulo, puro ng bisyo. Kilala naman natin yung Pangulong Erap. Pero may ginawa siya. Pero yung inayos niya yung Mindanao. Tapos yung sundalo, may mga malaking supporter rin niya. Okay. Ha? Sinuporta niya yung mga sundalo. Okay. Sa panahon ni kay Fidel Ramos, wala isyo. Ang isyo kay Fidel Ramos, yung boy benta, yun lang yun. Pero wala nakaporma kahit sino. Ha? Our founder in special forces. Ginamit niya yung pagka-founder special forces niya sa kapagka-West Point. Maaaring pansarili. Sumunod. Irap. Kay GME naman, ang issue kay GME, yung pandaraya. I'm sorry. Hello, Garcia. Ano? Tapos, yun, mag-asawa. Silang mag-asawa, hindi nagkakasundo. May kanya-kanyang lakad. Pero but okay lang yun. Kasi hindi pinapakilaman ng first gentleman ang pangsyon ng Pangulo. Gumagawa lang siya ng sarili ng diskarte na although sinisira niya pangalan ni GMA. Pero hindi siya nakikialam. Abogado yun, ha, yung president man. Hindi siya nakikialam. Kasi maaaring mas matalino yung babae. Ha? So, okay yun. Tignan mo, hindi magulong bansa at saka may takot kay GMA. Maliit lang yun, ha? Parang silaki lang yata ni First Lady. Pero isog. Okay. After Irap o GMA, Pinoy. Si Pinoy, mas maganda-ganda lang siya pakinggan kay Marcos. Mas maganda-ganda lang siya pakinggan kay Marcos. At saka may takot ang tao rin kahit papaano. Pero anyway, hindi pa naman tapos ang administration Marcos. Nasa 2 years pa lang. Pero puro matikos ang nangyayari sa kanya. Kay Pinoy yun, walang okay lang yun. Yung sa 44, talagang mangyayari kasi situation yun sa 44. May kasalanan doon si yung suspended PNP chief at saka si Jeno Napinas. Sa akin, opinion bilang isang matagal sa military. Dalawang may kasalanan doon. Yung suspended, nakalimutan ang pangalan niya. Pangalawa, si Napinas. Silang dalawang may kasalanan doon. Ang kasalanan nung suspended PNP, pakilamero, tapos na siya. Wala na siya. Iba na yung kwan. Iba yung head. Pinakilaman niya dahil perang hinahabol at pagsip-sip kay Pinoy. Ngayon, dinisregard niya yung EFP.
So dinisirgan niya kasi kasama, magiging kasama niya naman eh, papunta doon sa Samuanga, madaling imbulong sa Ipichubistak. Kanyang katapang. Pumutok ngayon ang Masasapano. Nung pumutok ang Masasapano, siyempre, doon na nagsimula ng coordination. So, Gigiana Lapiñas, wala na yung coordination niya, late na. Kasi nga daw, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya, Gigiana Lapiñas, na hindi niya pinarating sa military. Kasi baka daw, ang tawag nito, mag-leak ang information. Kung totoo man yung sinasabi niya, tama siya. E baka naman ay yung may kahati doon sa kanilang kwan, sa kwan ni Marwan, yung nakapatong sa ulo. Baka yun ang dahilan. Kung yun ang dahilan, may pakasakib si Gigiana Lapiñas at saka si, malapit na sa bibig ko yung chief PNP na suspended. Okay. Bakit na suspended yung PNP na yun? Dahil sa baril. Pinagkakitaan ang baril sa license, ayun. Doon siya na-suspended sa mga IPP, sa mga sa Integrated Bar of the Philippines. Kung tama ako, yun ang pagkalap ko. Okay, now. Nagpilyo ng coordination, sisihan ngayon ng sisihan kung sino ang may kwan. Ang sabi naman ng 6ID Commander, paano ako makapagbigay ng suporta ng fire support? Hindi ko nga alam ang location eh. Wala makapagsabi ng location. So, paano ako makapag-release ng fire support? Pumunta yung army. Tinanong yung mga SAP na naka-standby reserve. Hindi ni rin na alam. Nagpasama yung army. Ayaw samahan. So, meaning, may problema sa coordination o mayroong order na do not move without my instruction. Yun yung siguro. Eh, lahat yan controlled by Lapiñas. So, ito naman si suspended. Naibulong niya na yan. Kasama niya yung chief PNP, chief staff, at saka Pangulong Binigno Aquino. Oh, Binigno Junior pala, no? Maswerte ang Aquino at saka Marcos, ano? Naging Pangulo. Pero yung senior kasi, hindi naman. Pero katapat ni US, ni Presidente. Ay, yung nanay, naging Presidente nga pala. Tapos yung anak, Junior. Ito naman, Junior. Okay. So, pumunok. Eh, base sa aking analysis ko na ito, ha? Walang order ang ating Pangulo na mag-release ng fire support at air support. Bakit? Bakit ayaw mag-order ng fire support at air support? Bahala na magkamata yung 44. Kaya nga sa 44, bahala na magkamata yun. Total, nanumpa naman sila na magpangamatay sa para sa bayan. Yun ang line na umtingin ng Pangulo. Pero hindi yun eh. Masisira yung kanilang ginagawang batas. Hindi ako nagkakamali, barb law. Ano? Masisira yun kung sakaling maraming mamatay na mga sibilyan. Kaya walang order ng fire support at saka air support. Ito naman si 6ID Commander. Pangilinan niya tayo. Yan ang pangilinan. Hindi siya nag-release talaga kasi wala ngang order rin from higher headquarters. Inandyan yung si Chief Staff eh. Walang order eh. Walang order sa airport. Dahil wala rin order, yung commander eh, Chief, magkasama sila eh. So sa palagay nyo, in overall na may kasalanan, sino? Sa performance of duty of dahil on the ground supervision, ang may mali doon si General Lapiñas. Ha? On the ground situation, ha? General Lapiñas. Ang para sa akin, hindi niya dapat sisihin yung mga army. Kasi wala nga silang makuha tamang order ang army.
Although may tinatawag na coordination. Eh, nandun na yung army. Ayaw nila sa man kasi walang order. Very specific siguro is order sa PNP. Kaya walang kumikilos. So, dalawa ang nakita ko may major role doon na kasalanan. Eh, General Piñas at saka ang Pangulo. Bakit ang Pangulo? Wala siyang order eh. Dahil takot siya masira yung ginagawang batas. Eh, bakit si-suspend hindi mo sinama? Implied na yung suspended PNP. Implied na siyang number one may kasalanan dahil suspended na siya. Nakialam pa siya. Pero bakit nakikialam siya? Kasi malakas nga kay Pangulo. Kaya ginagawa niya. So, ang may medyo na may kasalanan dito, si Napiñas at saka Pangulo. Itong nasa gitna, si suspended. Hindi na pag-usapan yan. Unang-una, nakialam na eh. Siyempre, may kasalanan na yun. Yun na yung major na kanya. Kasalanan sa ating gobyerno. O sa doon sa mga nangyari sa SAC 44. Siya dapat ang katayin doon. Napiñas, may mali nga siya, pero hindi siya hindi ibabagsak sa kanya rin lahat. Kasi nga, umaasa, parang ganito sinabi niya, bumira ka lang ng bumira, ako nang bahala, sabi ni suspended, ako nang bahala bumulong kay Chubistap. Eh, hindi nga nangyari. Oh. Ang pinag-usapan natin, yung direct responsibility. Ha? Direct responsibility. Si Napiñas at saka Commander-in-Chief si Pangulo. Si suspended, wala na talaga siya kasi hindi naman siya kasama sa line of responsibility. Wala siya doon eh. Suspended nga eh. Kaya ang kwento, sinapin niya sa saka presidente ang may kasalanan dyan. Okay. Balik tayo sa ay, pag inag-usapan kasi natin yung mga Pangulo. After Pangulong, Duterte na. Okay, Duterte. Ang issue kay Duterte, number one issue sa kanya, yung marami namatay. Ako hindi ako against doon. Kasi winarningan na eh. Maraming warning. Wala pa rin na niniwala. So, kailangan talaga yan. Kasi ang Pangulong Duterte, ang Pangulong Duterte, lumaki sa pagkabugoy. Ha? Lumaki sa pagkabugoy si Duterte. Kaya alam niya ang kawalang hiyaan sa baba at saka sa taas. Alam niya, lalo na sa mga nag-fiscal siya, ang dami niya nakita doon, nakalukuhan. So, alam niya ang solusyon. Kaya lang na miscalculate siya, kakala niya, mayor siya ng Davao City, na kaya yung kontrolin lahat ang tao. I-national na ito, ang daming kontrabida. Una, human rights. Pangalawa, yung religion sector. Pangatlo, yung opposition. Pangapat, yung foreign country. Yun ang hindi niya na estimate na miscalculation ngayon si Duterte dun eh. Akala niya, Davao, na kaya yung kontrolin lahat. Kaya yung susian ang mga bibig ng mga tao sa Pilipinas. Eh, hindi niya na kaya. A billion of peso ang kumilos. Di marami kumontra sa kanya. Pati nga other counties na kailam sa kanya. Ha? Kasi kumilos yung opposition. Ha? Politika na naman, politika. Kumilos yung opposition, naghanap ng mga kakampi sa ibang bansa, ginastusan nila. Sinong gumagastos doon? Ha? Mga oligarchs. Kasi ang oligarchs, tinatamaan ni Pangulong Duterte. Kaya yun ang sumusuporta na ipabagsak ang riming Duterte. Pero mali sila eh. Magaling, tactician ang ating dating Pangulong Duterte. Magaling siya dyan. Kaya niyang paikutin ang kaisipan natin.
Yan yung Pangulo, na mayroong vision na kaya niyang paikutin ang kaisipan natin. Kaya siyempre, normal yung opposition. Ang problema, opposition eh, magkasama-kasanga, pero parang hindi ko maintindihan ito, opposition ba sila o rivalry? Yung opposition, iba kasi politika yun eh. Ang opposition, yung mga dilawan. Eh, nanahimik na ang dilawan eh. Nasa Marcos na eh. So, lumalabas ngayon, ang Duterte ang opposition ngayon. Eh, paano maging opposition ang vice president natin, si Sara Duterte, magkaibigan yung dalawa? Post ng post yung si matandang Duterte. Pero, balik tayo kay matandang Duterte. Magaling siyang presidente. Ha? Magaling siyang presidente. Magaling yung leadership niya. Ha? Magaling yung leadership. Kaya nga lang, pag magaling kang leadership, effective kang leader, marami kang makakabangga, marami kang makakaaway. Normal yun. Kasi maraming sindikato sa loob ng bansa natin, Pilipinas. Kaya marami kang kaaway. Si Pangulong Marcos ngayon, ibang kanyang kaaway. Malumanay siya presidente. Okay, balik muna ako kay Pangulong Duterte. Magaling siya presidente. Kaya lang may kwan ako sa kanya. Mayroon akong... Alam niyo na kung anong ibabati ko kay Pangulong Duterte. Sa lahat ng aspi doon, believe ako sa kanya. Pero mayroon ako isang birada sa kanya. Ha? Alam niyo ba yan? Yung aking grupo na Vanguard of Democracy, ha, na binuo ko after my retirement. Inisip ko yung paano bang gagawin ko sa aking bansa, ano bang maitulong ko. So buong-buo ako, nag-organize ako, you think of what, ha? Think of special forces. And lumaki sa SOT operation. So, I will organize a group that can support our national government. Dito na yun. Vanguard of Democracy. Kung ano ang structure ng ating bansa, yun rin ang istruktura ko. In relation to government structure and military structure. Ganun ang pagkabuo ko. And what is that objective? Mabigat yung objective ko doon. Mabigat. Mabigat ang objective ko doon. Hindi ko muna sabihin nyo. Pero kung nagsucceed, yun. Ha? Kung nagsucceed yung aking plano na hindi binigo ako ng Pangulong Marcos, na sabi nung lumapit sa akin, tulungan natin si Bongbong Marcos para manalo. Oh, yes sir, organize. Mabilis namin na buo, 6 million more or less. Pero mabilis rin na wala. Dahil nga doon sa pangako, walang nangyari. Pero hindi pa natin alam kung baka mangyayari pa. Pero ako, hindi na ako umaasa doon. Kung mangyari, di salamat. Kung hindi na ako i-recognize ng administration, no problem sa akin. Yung aking binuong organization, itatransfer ko sa nakakabasa sa isip ko anong objective ko doon. Pabigat yung objective ko doon. Dalawang tao pa lang sinabihan ko doon. Yung objective ko rin. Kasi kung nagsucceed yun, ako, sinasabi ko, sabi nga ninyo ng survivor, pagkakakatay namin yung mga kurap, isa sa objective ko yun. Ha? Because I organize from national down to sitio, my leader ako. So, if that organization we fill up 100%, ano sa palagay nyo? Previously, during the election, yung area kuman ko, 100% fill up. Regional commanders ko fill up. Ang province lang nasa 60% fill up. Then municipality, nasa 30 fill up. Down barangay, pababa ng pababa.
Hindi pa ako umabot sa sityo. Barangay lang. Kung nag-succeed yun at ginawa, tinupad ng ating Pangulo, anytime, we can support the national government in time of that West Philippine Sea. Mas marami pa akong pwersa kaysa AFP. That is my objective. I-multiply pa yung how many times? By 100 ang multiplication doon sa pwersa ng AFP. Kung nangyari yun, ha? Hindi nangyari. We can support the national government. Pero may isang, may objective ako dyan, eh. Ang objective ko dyan, although that is not included in our vision and mission of our approved at Security Exchange Commission. My objective is anti-corruption and communism. Yun yung objective ko. Paano kung fill up na kami? Hindi na kailangan ng armas. Di ba? Sabi ko nga, nung ako'y nasa Ariscom, ano? Nung ako'y nasa Ariscom, ginawa ko yan sa dalawang province na hinawakan ko, Quezon Province and Marinduque. Pinicure ko ang Marinduque. Never required to have a tactical units in Marinduque. Only reservists can depend in Marinduque. Paano yun? Paano ko gagawin yun? Iwanan ko muna yung Vanguard, Vanguard of Democracy. Dito muna focus ako. Paano ko, paano madipinsan ang Marinduque? Kasi mayroon isang platoon ng tactical unit doon sa Marinduque. But sabi ko nga, the reserve command o reservists ang mga Ariscom. Reserve. Ano ba yun? Army Reserve Command. Okay. Yung Reserve Command, they can independently support the tactical unit without tactical unit. For example, the Marinduque, tininang ko, pinicure ko. Because outright in Marinduque is only a insurgency. Ha? Paano? Paano yun? Iyan ang gusto kong isi-share ngayon sa Kwan, sa Ariscom, sa Reserve Command. Although ginawa ko yan, pero daming naingit sa akin. Biruin nyo, in 5 months time, na-assign ako sa Community Defense Center. 5 months, ha? Ano ang accomplishment ko versus 2 years in CDC? I'm sorry for the word na naman, ha? Kasi nagkakaroon lang tayo ng basis. Nagkakaroon lang tayo ng basis, ano? Okay. Yung 5 months time po in Marinduque, all municipality in Marinduque had already coordinated with the support of the local government to include the province for the basic military training. Approved nila. Paano? How to convince? That is confidential. How to convince? That is confidential. Kung kayo, gusto nyo malaman yun, kayong mga kata-reserve command, papasyalan ko kayo. Na-convince ko yun. Sampung municipality, guga agad. Nag-release ka agad ang gobernur na pundo. Ina-relieve ka agad ako. Na-approve na lahat yun. Pundo, nandyan na. Inihintay ko na lang yung approval ng Army Headquarters for the training. Mabagal yung Army pagdating in communication. Nauna yung relief ko. Binalik yung pundo para sa training, binalik sa provincial government. Sayang. So kasi ang objective ko doon, all municipality has a company size reservist. PSYOPs. Ito, PSYOPs ang dating. And every month,
magkakaroon sila ng formation. In every municipality, simultaneous or paghiwalay-walay natin. What I mean, simultaneous, isang araw, okay. Sabi natin, this Saturday ngayon is 20. Ano? Saturday 20, formation tayong lahat in all municipalities. Anong impact nun sa kalaban? Tingnan nyo. Anong impact sa kalaban? Nakayon formula at yun, ha? Dahil yung reservists, they are authorized to bring their firearms. I-issue lang natin ang mission order. Oh. Anong impact nun? Ang impact nun sa kalaban, oops, delikado. May mga reservists natin, per barangay, sigurado, chismuso yan. Makakarating yan sa mga tactical unit. Even the police na lang. Police na lang magsusuporta sa kanila. Kasi armado ang police. Sa isang station, for example, sa Buwak, sabi natin, may police doon, may provincial headquarters. Mayroon sa isang sityo o barangay. Ibulong ngayon ang reservist. Sir, mayroon armado doon. Supot kagad ang police with reservist. Oh. Di ba? So, the reserve command alone can defend the island in coordination to provincial government of the Philippine National Police. Di ba? Kasi yung community defense center, mayroong armas dyan. Ha? May armas sila dyan. So, sabihin natin armas nini, 20. Eh, marami na yung baril na yun. Pahawakin mo sa reverse yung 20 na yun. Kuha ang kalaban. Because the reservists are trained to fight. Di ba? Eh, kaso narilib ako. Okay. Ganun ang objective ko. To explain to be that. Okay. Next. Yung Quezon province, malawak yan, malaki yan. Pinakamalaking province sa buong Pilipinas. Ah, in 5 months time, mayroon kaagad ako dalawang training ongoing. Lucena City in Pagbilaw. May susunod pa sana doon kasi in that municipality, nagkakaroon na ako ongoing training doon sa dalawang municipality, doon sa Lucena City at sa Pagbilaw, magkatabi. Then, mayroon pang coming na pito na municipality. Candelaria, whatsoever. Pati yung island sa Perez, doon sa island, naka-schedule ako doon ng training rin. Dahil ang SMIO doon ay dating general. So, coordinated na lahat. So, with that, sa Quezon province, in 5 months' time, I already coordinated with the local mayor, nasa 17 mayors, and approved from the province. Kasi yung governor lagi ang speaker. Ha? Governor lagi speaker. Natutuwa siya. Kung paano ko na-convince, secret ko yun. Ang mga mayors. Paano ko sila napaniwala? May mga mayor na hesitant to support yung van. Pero may weak point sila na nasusundot ko. Minsan, pinaparinggan ko yan, pinagsasalitaan ko. Bakit wala ba kayong pundo? Asan yung intelligence plan nyo? Pagganahin yung intelligence plan nyo at saka disaster, yung disaster, 30% may training yan. Pag alam kong negative yung mayor, hindi ko pagalit, pagsabihan ko. Makarinig siya ng salita sa akin. Kung alam ko na hindi ko siya makonvince, makarinig siya ng salita sa akin. Because we are both government official. We are functioning our mandate. Okay. Ang plano ko sa Quezon province, okay. Ang plano ko sa Quezon province, to continue ha, tutuloy natin to. Ang plano ko sa Quezon province, 4 na batalyon ang ilalagay ko sa Quezon province. Ha? Sa mainland, 3. Ha? 3 ilalagay ko. Isa doon sa Perez. Hanggang Impanta Quezon, lalagyan ko ng batalyon. Para ang purpose ko doon, yung sa Perez na yun, ganun rin ang, kung anong taktika ko doon sa Marinduque, ganun rin sa Perez. Yung island na yun. Dalawang island na malalaki. Kalimutan ko isa. Yun ang objective ko.
Eh, ang problema, na-relieve si Mitran, kaingit nila. Pero, with my stay in Region 4A as reservist, as CDC, as HO, almost 6 months, 7 months yata, na-challenge ko lahat yung mga CDC. Nagkaroon ng massive training. Sino ang karibal ko sa Region 4A? Anong region ang karibal ko? Region 9. Nakisabayan siya. Region 9. Siya ang didepensa. Ang kanyang may sitting, the reserve unit can defend their area. Kinikwisyo kasi ng tactical unit. Eh, ganun. Hindi. Alam ka naman, hindi kami mag-support sa inyo. That is Colonel Passion na nag-G9. Passion ba yun? Tama ba yun? Na may kababayan, taga-upi, Maguindanao. But their blood is coming from Isabela. Ako naman, from upi, Maguindanao. But my blood is coming from Haroliti. Kababayan ko siya. Taga-upi, Maguindanao. So kami ang nag-rival. Paramihan ng mga reservists. So much for that. Ganun. Ibalik ko ngayon sa Vanguard of Democracy, to short lang kasi medyo mahaba na yung sinasabi ko. Ang purpose ng Vanguard of Democracy, anti-corruption and anti-communism, sabi ko nga kay ibang kay survivor, lahat siya ng corrupt, ibigay mo sa akin at ilagay ko sa isla. Once nagkaroon ng military junta, sino ba siya ang pwede natin maging commander sa military junta? Saka na natin pag-usapan yan yun. Ay importante, nakaka-organize tayo to defend our country regarding sa West Philippine Sea. Now, we'll be torn to junta kung sakali. Sabi. Para lahat ng mga kurap sa Pilipinas, ikulong natin sa isang isla. Okay, pag pumutak ang West Philippine Sea, lahat ng mga tatakas, barilin, bantayan ng airport, seaport, lahat ng tatakas sa Pilipinas. Ganon. So kung yung aking Bangal ng Demokrasi, kung nagtagumpay yun, malaking suporta ngayon. Isang call ko lang, organized, down to barangay. Parang sa EFP, Chief Staff Ordering, here's Commander, pababa. Kaya lang, limited ang area coverage nila. Pero ako, from national, down to barangay, may leader tayo. Madali lang yan kung may pera. Yun ang sinasabi ko sa advisor, kay Advisor General Samonte. Pera, sir, ang kailangan natin. We can revive, support the West Philippine Sea once may budget tayo. Kaya ko pang panawagan because our commanders on the ground and they are waiting for our order. So dapat yan, i-recognize ng ating Pangulo. Ha? Dapat i-recognize ng ating Pangulo yan. Kasi alam niya naman na sumuporta tayo siya rin. Di ba? Dapat yung mga sinasabi niya, gawin niya. Kaya para hindi ako magngangawa dito. Kailangan naman nagngangawa ako. Sabi na iba na hindi ako nabigyan ng kindi. Hindi yun ang kailangan ko. Ang ating bansa, ang gusto kong dipinsan, hindi kindi. Kasi kung nagkataon ako, hindi matagal na ako mayaman. Ang dami kong pinagdaanan. Ang daming offer sa akin na million during my time as union officer dahil sa election. Pero I never entertained with that. Ha? Pero sir, yan ang nilalabi ko. Nandiyan na may problema with Philippine Sea. Gumana naman sana ang utak ng ating Pangulo. Kung kaya mong bulungan, sir, dapat binulungan mo na. Kaya natin gawin niya, sir. Bulungan mo. Nakakausap mga palagi kayo, bulungan. Nagbibiroan kayo, sir, eh. Di ba? Ibulong mo. We can revive our Vanguard of Democracy to support our national government. Maraming tumawag sa akin, mga regional commander, sir, waiting your order. Paano ako maka-order? Hinahanapan niyo ako ng pera. Siyempre, kailangan nila pera. Ha? Okay.
Yung plano natin, Chef, na pababayan ang bilihin, hindi na tayo doon nakapokus ngayon. Focus rin tayo doon, pero dalawa na lang i-simultaneous natin. Once na-organize natin yan, isabay yung plano. Plano yung previous plan. Saka ko na banggitin yun. Isabay ang plano. Then at the same time, kasi organized na sila, they are ready to prepare ubuar. Diba? Yun ang plano natin eh. Mag-ikot tayo sa buong bansa by province or regional. Regional, alam mo na, kasi mabigat ang province. Sa dami niyan. We are trained unconventional forces. Sabi ko nga, I take up the special forces na pumasok sa isip ko yan hanggang ngayon, hindi nawawala. Even though I'm retired. Pero as a retired, dapat gumagana tayo kasi yan na yung mapapansyon mo, yung guerrilla. Okay, lumaki ako from CAD, from enlisted personnel, from CSDF na sinasabi, to enlisted personnel. Naging officer ako. Officer ako from second lieutenant to retired. Yan ang gawain ko. Community organizing. Diyan ako lumaki. From second lieutenant to lieutenant colonel. Diyan ako lumaki. Even though nung na-assign ako sa arrest community, ginagawa ko yung isang example ko. Yung Quezon province, compare with Marinduque, magkaiba ang situation. Yun doon, we do not need a tactical unit. Basta tactical unit, support ang reserve command on intelligence and CMO. Yun ang objective ko sa Quezon province. Pero paano ko napagsamay sa simultaneous training Marinduque and Quezon province and how many municipalities training? Paano ko mapagsamay? And I have only 2 personnel and 1 officer. So, 4 lang kami in 1 CDC. Ganun rin sa Marinduque. 4 rin kami doon. So, 3 lang kasi mali isang personality ko, 2 province. Paano ko gawin yan? We have so many reservists and professional. Diba? Gamitin mo yan. And special yung tactical unit to support your training, di ba? Kasi makakatulong sa kanila yan, tactical unit. Yung reservist. Okay, so much for that. Humahaba ang aking explanation. So ganun ang aking preparation sa buhay. Now, sa ngayon, nagsisimula ako ng local organizing kasi wala akong pundo na makabuo ako ng PAARO, Philippine Army Affiliated Reserve Unit. 1 battalion i-organize ko within, siguro by May, makompleto ko na yung organization and I will coordinate to the Reserve Command. Okay, thank you. Good morning sa lahat. Salamat sa nakikinig at sa mga hindi nakikinig. Kung kumontra kayo, bahala kayo, kumontra kayo. Basta ang importante, marami ako naparating sa ating kababayan. Salamat.